Tamang pagbibigay ng pangunang lunas para sa sugat, hiwa, gasgas, at saksak. Help 5, 4th quarter, week 4, lesson 4. Panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Essential Learning Competencies demonstrates appropriate first aid for common injuries or conditions. Kamusta kaibigan? Sa araling ito, maipapakita mo ang tamang pagbibigay ng pangunahing lunas para sa mga karaniwang pinsala at kondisyon ng katawan tulad ng sugat. Balikan natin, paano maiwasan ang patuloy na pagdurugo ng ilong? Bakit kailangang lunasan kaagad ang pagdurugo ng ilong? Tingnan mo ang larawan. Nakikilala mo ba ang karaniwang pinsala at kondisyon ng katawan? Tuklasin natin. Pag-aralan at suriin ang larawan kung ano ang maaari mong gawin kung ikaw ang kasama ng nasa larawan. Isulat ang sagot sa activity notebook. Suriin natin. Ang paghahanda sa mga karaniwang pinsala at kondisyon sa katawan ay kinakailangan ng sinuman. Nararapat na matutunan ang mga pangunang lunas upang maisakatuparan ng epektibo, masasagip ang pagkapinsala at kuminsan ay ang pagkawala ng buhay. Pangunang lunas. Karaniwang hindi nangangailangan ng dali ang pagdadala sa ospital. Maaaring gawin ang mga sumusunod na pamamaraan. A. Hugasan ang mga kamay na nasugatan ng malinis na tubig at sabon. B. Pagpapatigil sa pagdurugo gamit ang malinis na tela o bulak. C. Linising mabuti ang sugat, mas mainam na patagalin ang sabon sa loob ng sugat upang maiwasan ang mikrobyo banlawang mabuti. D. Lagyan ng gamot o antibiotic. E. Takpan ang sugat ng bandage. F. Palagiang palitan ang mga bandage ng sugat isang beses sa isang araw. E. Kung malalim ang sugat na nangangailangan itong tahiin sa malapit na health center o ospital. F. Suriin mabuti ang sugat. Palagiang tingnan ang mga sintomas o palatandaan ng impeksyon. Kung may impeksyon, paturukan ng anti-tetanus ang pasyente. Isaisip natin, pamamaraan ng pangunang lunas ng isang sugat. 1. Hugasan ng mga kamay na nasugatan ng malinis na tubig at sabon. 2. Pagpapatigil sa pagdurugo gamit ang malinis na tela o bulak. 3. Linising mabuti ang sugat, mas mainam na patagalin ang sabon sa loob ng sugat upang maiwasan ang mikrobyo banlawang mabuti. 4. Lagyan ng gamot o antibiotic. At huli, takpan ang sugat ng bandage. Palagi ang palitan ng mga bandage ng sugat isang beses sa isang araw. 2. Kung malalim ang sugat, nangangailangan itong tahiin sa malapit na health center o ospital. 3. Suriing mabuti ang sugat at palagiang tingnan ang mga sintomas o palatandaan ng impeksyon. At huli, kung may impeksyon, paturukan ng anti-tetanus ang pasyente. Takdang aralin. Sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang sugat? 2. Paano natin maiiwasan ang karaniwang pinsala o kondisyon tulad ng sugat? Ito ay kasama sa mga sasagutan sa Health Week 4. Maaari niyo nang basahin at sagutan ang activity sa Health 5 Week 4. Sigurado yung mapanood ang video lesson para sa Week 4 ng Music, Arts at PE. Salamat mga bata!